Marami sa ating mga kababayang Pilipino ang hindi alam ang tungkol po sa Yamashita Treasure. Ang iba ay hindi po naniniwala na mayroong itinagong kayamanan ang mga Hapon dito po sa bansang Pilipinas. Pero itong ipapakita ko sa inyo ay isa pong katibayan at nabidyuhan pa ito ng isa po sa ating kababayang treasure hunter sa kabundukan. May patunay tayo, may ebidensya tayo na talagang legit 100% ang Yamashita Treasure. Kaya panoorin po ninyo ang videong ito hanggang sa matapos sapagkat ito ay magbigay sa inyo ng idea tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army or Yamashita Treasure. Ayan, Arohit. Tapos nagadanyan. Tapos ito. Ayan, ha? Later isign. Doy! Dito. Ayan. Yada, marak na. Ang gamit. Mga ganito palang promoter ba tawag ito? Ayan. Anim na karat. Tulok inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na ito hanggang 15. Kasi ito tiga QC. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. May adgid na adlaw sa inyo tanan dira sa akon mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Naimbang na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo po ay magbabalik na naman sa isa naman pong napakagandang topic to. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating napiling topic, no, atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol po dito sa mga katibayan na naman, no, ebidensya na naman, no, na magpapatunay na mayroon pong itinagong kayamanan dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Anong ebidensya ito, no? Anong katibayan ito? Anong marker ito? Anong sign ito? Maya-maya po lamang ay atin pong ipapakita sa inyo ito pong mga nadiskubre, no? Ito pong mga katibayang nabidyuhan, nakuhanan na mayroon pong authentic copy na nasa libro, nasa kudigo ng mga Japanese Imperial Army. Kaya natin nasabi na ito po ay isang 100% na katibayan na mayroon talagang itinagong kayamanan, no? Yamashita Treasure sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, no, haters, no. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comments, panonood po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba, no, at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at para mapanood nyo yung mga videos kong na-upload na, no? Baka naman mayroon kayong makikitang mga sign markers na pwedeng magbigay, no, daan, magbigay susi para po matuklasan ito pong mga kayamanan na posibleng mayroon din kayo sa inyo pong lugar. So, diretso po tayo, no? Continue po tayo. Walang break-break, walang palatas-tas, no? At ito nga ay tumbok natin ito pong na-discovery, no? Nabidyuhan ng isa po sa ating kabayan na treasure hunter sa kabundukan. Ito pong sign markers, no, na nakalagay sa Southeast Asian Treasure Connection, no? No, nasa kudigo ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay mga Yamashita Treasure Code
na mula sa libro na i-translate sa English. At makikita natin na ito pong kopyang ito na parang literang A, no? Letter A na siyang siya talaga. Yung letter A na yan ay mayroong patunay mismong nakasulat sa bato. At nabidyuhan po ito ng isa po sa ating ka-treasure hunter sa kabundukan po ng Pilipinas, no? Ibig sabihin, ito po ay tunay, no? Na mayroon talagang itinagong kayamanan. Nagpapatunay itong ebidensyang ito na video na ito pong nakasulat sa papel ng TAPI, no? Treasure Hunting, no? Of the Philippines na kopya, Southeast Asian Treasure Connection ay 100% legit, no? Ilan lang ito sa mga na-expose na mga kudigo na nagmula po sa libro ng mga Japanese. Napakarami pa pong libro, mapa ang mga Japanese Imperial Army na nakatago, at ito po ay posibleng nasa ating pamahalaan or nasa mga treasure hunter po na mga matatanda na, o yung mga anak ng mga Japanese Imperial Army na kung saan ay may mga kopya nito. So, itong mga sign markers na letter A na ganitong klase na makikita natin sa video ay nagsasabing mayroong gold bars, mayroong ginto na bagay na inilagay, itinago sa lugar, no? Yamashita treasure sign markers ito na 100% legit, na nagsasabing gold object was buried, no? Hidden around the area, no? Nakatago sa paligid kung saan nariyan ang marker sign na ito, no? Gold object, bagay na ginto, gold bars, gold coins, gold, antique golds, no? Na mga gintong bagay na nakuha, nalut ng mga Hapon, ay posibleng na itago sa lugar. Ang litrang A na ito ay nagsasabing mayroong butas, no? Mayroong malaking butas sa lugar. Big hole in the area na tinakpan, na doon po nilagay ang gold object na tinutukoy po ng letter A, na katulad niyan yung itsura. Sa makikita natin sa kudigo, no, ng Southeast Asian Treasure Connection na kopya, ay siya talaga ang itsura. Siyang siya talaga, walang pinagkaiba. At yung nakaukit sa bato na ito ay mayroon pang aro, no? May arrowhead, may pointer na nagsasabing doon sa direksyon na yun, sa unahan, ilang metro lang ay matatagpuan ninyo ang pinagbabaunan ng Yamashita treasure. Gold object, gintong bagay, no? Itinago dyan mismo sa may tubig malapit. Yun po ay ayon doon po sa Yamashita Treasure Code. Sa pangkatwid, ito po ay nagpapatunay, no? Nagpapahiwatig na posibleng itong mga gintong ito ay nariyan lamang, no? Sa may sapa kung saan niya natagpuan ito pong mga sign markers na ito. Hindi na masyadong lalayo, no? Sapagkat madalas itinago po ng mga Japanese Imperial Army ang kayamanan malapit sa may ilog, malapit sa may sapa, malapit sa may tubig, na kung saan madali silang makakakuha ng mga sangkap na pinapatigas, katulad na lamang ng mga bato, mga iba't ibang klaseng mga clay, mga tubig, no? Yung tubig ay mahalaga para po
bumuo sila ng istruktura o construction sa lugar kung saan nila itatago po ang gintong bagay na kanila pong ibinaon. So, mga ka-treasure hunter, ito pong sign markers na ito na ipinakita sa atin ay isa pong katibayan, isa pong patunay, no, na masasabi nating hindi haka-haka, no, hindi kwento-kwento ang yama si Tatrisyo. Talagang may ebidensya, mayroong patunay. At sa katunayan, ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter ang nagbahagi na sa atin ng mga iba't ibang video, picture, mga larawan sa kanila pong mga narecover. At nandyan po sa ating YouTube channel. Kapag hindi nyo pa nakita, ay halughugin ninyo ang aking mga video. Ay may makikita kayong mga iba't ibang items, iba't ibang mga kayamanan na nakuha, na recover po ng mga ka-treasure hunter natin sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. May mga diamonds, mga black opal, no? May mga precious gemstone na kung saan nahukay na sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At hindi lang yan, may mga Buddha pa, may mga gold bars, may mga iba't ibang precious metals na nakuha, nahukay mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Sa mga nagtatanong naman, nasaan ang video? Nasaan ang katibayan? Nasaan ang mga pictures? No? Wala ka namang pinapakita, wala naman. Limited po, no? Ang atin pong pinapakita sa video ay mga items lang na walang mukha, mga precious stones lang na walang mukha, mga picture lang na walang identity, sapagkat ipinagbabawal po na i-expose, no, para po sa seguridad ng ilan po sa ating mga kababayang nakahukay, nakakuha ng Yamashita Treasure. At napaka swerte na lang po natin, no, na nabahagian tayo ng mga impormasyon, kahit kaunting mga video, kaunting mga larawan, para po magpapatunay sa atin mga kababayang mga Pilipino na totoo talaga itong Yamashita Treasure. So, idagdag natin bakit natin ito ipinapalabas, bakit natin ito binablog, ito pong mga kayamanan. Sapagkat, no, ang mga Pilipino ay mahirap. At kaya natin ibinablog ito para po matutuklasan, no, ito pong mga napakaraming sekreto pa na kung saan hanggang sa ngayon ay hindi pa natutuklasan. Posible kasing kapag natuklasan ito ng ilan po sa ating mga kababayang Pilipino ay makapagpabago sa kanilang buhay, at higit sa lahat ay makakatulong sila sa kapwa Pilipinong naghihirap din. Kapag nakuha ito, na-recover ito, yumaman ang ating mga kababayan, ay makapagbahagi, makapagbigay ng tulong sa iba't ibang kababayan nating naghihirap na mga Pilipino, para po makatulong, para po makapagbigay ng idea. Ito pong ating purpose sa pagbablog ng mga Yamashita Treasure. Yan po ang katotohanan dito. So hanggang dito na lamang po, no. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po dito sa isa pong video ng ating ka-treasure hunter na na-discover niya itong litrang A, no, na parihang parihas na nasa kudigo po ng Yamashita Treasure Code. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo po ay... Yan, Arohit. Dagong. Tapos ito daw yan. Tapos ito. Yan, oh. Later isign. Doy. Dito. Yan, oh. Nandun yung isa, liter X, ayun yung bato na yun, yun, oh.
Kada, marak ka, no?